poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth the proof shall be honored. Sa amin, Diyos sa mamunan. Ngayon salamat sa kasiyahan at nawa pa rin ma-inspire ng bawat isa na mag-aaral. At hindi lang po basta aaral, but intindihin ang Diyos sa mga Panginoon. Sa mga young people and adults, mga journal, ma-inspire sila Panginoon. Na sila yung mag-aaral din mga Panginoon. At lalagi-lagi, maraming salamat sa mga kapala. Listen, pray. Amen. Ako po lang po. Okay. Gagawin natin ang forever na. Ang mga masaya eh. Next Sunday, 4, 5, and 6. 4, 5, 6. Okay. Una. Okay. So, good understanding give it pay for, but the way of the transgressor is sorry, maganda to. Okay, ano yung sabihin ng pay for? Genesis 4:5-6. Okay? Nasa Proverbs na tayo ngayon. Dito na ba kayo? Okay, huwag niyo isipin yung mali niyo sila yun. Okay, wala eh. Sayang, incomplete to ako. Wala. Sige, dapat inaano nyo na yan. Patuloy nyo yung bata. Okay, good understanding. Ano yung favor? Favor. Ganda to. Pag sinabing favor, pabor na yan. Okay, pag sinabi kong, can I ask a favor? Yan, request. Pero ito, hindi ka lang. Medyo may tama doon. Ano yung sabihin ng favor? Give it favor. Nagbibigay ka ng request. Hindi naman, di ba? Good understanding. Oh, tingnan niya the other half. Ganun naman malagi yan. But the way of the transgression is fine. Okay, madali. Okay. Kasi yung favor, yung sabihin na, na katulad, pwede rin yung, actually, yung parang pagbinigyan ka ng pabor, yung sabihin ko rin, katulad dito mga bata, di ba? So, binigyan ko sila ng pabor, bakit? Kasi binigyan ko sila ng clue. Okay, so ano nangyari? Dahil kahit bata sila, naging madali sa kanila. Okay, kasi makimili ka lang sa dalawa eh. Okay, lima. Yung iba, obvious naman eh. So, binigyan sila ng pabor. So, sabi dito kayo, yung good understanding, give it me, pag meron ka ng pangunawa, yung mga bagay na mahirap para sa iba, dahil may pangunawa ka na, okay? Ito ha, tanda ito, mga bata na naman. Lagi ko sinasabi ko, bakit kailangan magkalagay mabuti? Nasa na si Isikel? Isikel. Isikel. Takita dyan, walay dilaw. Dito ka, dito ka. Isikel. It's not time to play, ha? Malaki ka. Ilan taon na si Isikel? 7. Ilan na mag-ano? 8. Ilan birthday mo? Tapos na. So may 7 ka na this year? Hindi na alam. Alamin niyo yung birthday ko. Parang ito mga bata, tandaan nito ay sinasabi ng Bible. Pag ikaw ay may pangunawa, yung maraming bagay madali lang sa'yo. Mama, especially kayo mga bata. Ito lagi yung sinasabi yan, Stephen. Ngayon, ang hirap mag-aaral, mas mahirap pag wala kang pinag-aralan. Maniwala kayo. Makita nyo nasa yung iba. Yung nadadaan mo ito madalas, di ko nga binibigyan kasi namamalimos eh. Eh, ang prinsipyo natin, ang giving natin, binibigyan natin sa church. Bakit? Kasi ito yung pinakamalaki at tama at malaki ang returns. Ano yung sabihin nun? Sa labas, ang ano nila, return, umita. So sa atin, reward. Diba? Pag ligtas ka na, paano ka marirewardan ng pinaka? Sa langit. Okay, pwede ko mabili sa mahirap. Pwede yun. Pero yung pinaka... Kasi ang dali kang mabili sa mahirap. Yung tides, malaki yan.
Okay, maglaro ka, assistant. Ibigay ka lang, ay, isang daan, bigay mo sa namamali mo sa'yo. Ilan ba namamali mo sa'yo? Diba? So, ang talagang mariniward ang kapag nagbibigay ka lang tapat sa Panginoon, saka sa church. Okay? Kaya ito mga bata, ang hirap nung wala kang pinag-aralan or may pinag-aralan ka, halos parang wala rin. Okay, dito, ngayon. Maraming mga Kristiyano na tinuruan ang salita ng Diyos taon. No, meron kami kilala ganun. Talagang sinaga sila ng tatay niya, nanay niya, bandang huli, hindi siya nagtiwala sa Diyos, hindi nagbata yun. Okay, ngayon, matanda na siya. Alam niyo ba natatanda niyo kayo later? Diba? Ilan taong ka na? 9. Ilan taong ka na? 7. 10 years from now, ilan taong ka na? Mabigay mo na lang kayo na. 10 years from now, ilan taong ka na? Bigay. 19. Ikaw, 10 years from now, 7 plus 10, ilan? 17. Binaba na kayo nun. Nakikita niyo siya, no? 17. 17 ka na? Ate, tayo ka, ate. Hindi, o. Nakikita mo si ate, o. Ang laki na, o. Parang ano na rin, diba? Adult ka rin, no? Kalaban na nga nila yung adult. Sige, thank you. Nakikita niyo si ate, ganyan ka 10 years ago. Ha, 10 years from now. Okay? Pag hindi ka nag-aral, okay, kayo, kawawa kayo. Pag wala kayong pang-unawa na naipon sa salita ng Diyos, o kaya sa math, sa science, social studies, kawawa kayo. Mas magiging mahirap kasi sabi dito, but the way of the transgression is hard. Sa wikang English, mayroong sinasabi sa kanila eh. Pag nakita mo, ano nga yung bukas na yun, magkikita kami ng bagano. Baka sa bali, makita ko ibang mga schoolmate ko dati, may criminal na namatay sa amin. Na actually, teacher namin dati, na naging principal, pero hindi na namin nabot ang musical. Pero kilala ko kayo kasi nag-ask sila sa mga alumni kami, mga dumaduay doon sa high school. So, hindingan kami ng ano, sino sa inyo yung pwede magsalita dito sa school? Doon, nakaapat ako doon, tatlo. So, sa lahat ng presentation ko, napasok yung gospel. Kasi nga, mga bata, pagkakataon mo na eh. So, sinabi ko sa bata, tapos sinabi ko rin sa principal, Ma'am Felix, pwede po ba, ano? Gawa tayo dito ng ano, ng program para sa mga bata, para makakilala sila sa mga naman. Sabi niya, alam mo, Ace, Catholic kami. Alam mo yun? Hindi na sabi niya sa akin. Nakakalungkot, no? Hindi ako nagkakamali, bata-bata pa yun kasi nagkaroon ng cancer. Okay, anyway. Yeah, so nakita ko yung ibang mga classmate ko. Yung isang classmate ko din, kaidalan ko lang, patay na. Actually, marami na kaming classmate, huwag kaidalan, patay na. Bata pa kami ha, ilang taon na ako, 39. Yung namatay yung isa, 35 bata. Cancer din, bakit nagka-cancer? Kasi, sabi niya, di siya nag-iwasin, pero walang cancer. Pag hindi ka nag-aaral ng mabuti, diba? Sabi, so, pwedeng inom kasi nakakalaki yung mga cancer pala yun. No? Umiinom ba kayo? Gusto bang minom? Ang alak? Tubig lang. Tubig lang, saka juice. Yung alak, bukod sa mapait na yan, sisira yung baga nyo. Okay? Gusto nyo masira yung baga nyo? Mahirap huminga? Gusto nyo yun? Hindi nyo gusto nyo. Nangihinga. Okay? So kaya yan, mga anak, mga bata, ganun din sa mga adults. Pag ikaw daw ay may pag-unawa, madali ang buhay. Ikaw ay pinapaboran. Bakit ang doktor, ang mahal lang bayad sa doktor? Ha? Eh kasi may expertise siya eh. Pag nagpagamot ka doon, hindi niyo manguhula. Kapag nandang kapibahay nyo. Alam niyo yun. Ha? Kasi inaaral niya yun. Kasi doktor pinilig. Kaya di ba kaya doon, diba, dok, pinapakiusapan niya. Ganun yung engineer, ganun din. Sabi, pinapakiusapan kami ng business. Kasi may pakunawa ka. Pero pag wala, nasabihin sa'yo, huy! Tanda mo na. Taxi, o kaya, psst, ano ba? Bicycle, lalik ka dito. Diba? Hindi nyo, maniwala kayo, kawawa kayo, pag hindi kayo, upo ka.
Kawawa kayo. Gusto nyo maging kawawa? Ayoko. Ha? Namamalimos kayo ng pagkain. Gusto nyo yan? Ayoko. Okay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, anong gagawin nyo? Magkaroon kayo ng pangunawa. Ba't tayo magkakaroon ng pangunawa? Paano kayo magkakaroon ng pangunawa? Joshua, sino nagkakaroon ng mapangunawa? Yung nakikinig o hindi nakikinig? Yung nakikinig sa tama, okay? Ngayon naman, sa Bible din, ang dami din nangakaroon ng Bible. Yung iba, loko-loko. Ang nakinig ka doon, hindi mo kasi alam. No, ano ba, itsura ng taong ano? Umatend ka sa church nila, tapos nakikinig silang ganyan. Iba, mga ganun na rin eh. Kala ko hindi totoo yun. Ngayon, dami nang alam sa akin eh. Facebook. Tumaka nun sa baptistry. Eh, hindi ano. Yung iba naman, yung isa naman, namatay daw, namatay. So, mag-offering kayo, pag marami na, umabot na sa mga, mabubuhay ako. Manloko-loko yung mga umaten doon. Kasi walang pangunawa, salita na, just di kasi nakikinig, ha? Isa pa, mapalabasin na kita. Ha? Mulang. Okay, kung hindi ka nakikinig, wala kang pabor, mahirap. Okay? Kahit sa amin gano'n, lagi pinapagalitan. Eh syempre, ayaw ka ng pagalitan ng tao. Anong gagawin sa'yo? Kunwari, matabaw, atanggalin ka na. Diba? So, kawawa na naman. Okay? So, kaya sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, mga bata, magkaroon kayo ng pangunawa. At kayo ay makinig. Okay? Makinig kayo. Doon lang, walang iba. Pag hindi ka marunong makinig, yung mga dapat na narinig mo, natutunan mo, lilipas yung taon, kumanda ka na lang, hindi ka nakinig. Kawawa ka. Kawawa ka, bata ka. Niwala kayo. Magtanong kayo sa mga matinong mga adults. Wala sila sasabihin sa inyo. Kung hindi sinasabi ko ngayon, ganun din. Okay? 16. Every prudent man, may basa mo, ready, go. Every prudent man dealeth with knowledge. But a fool layeth open his mouth. Okay, so yung prudent is matalino. Pag dilet, okay, yung dilet, medyo, ano yan? Medyo generic. Pag sinabing dilet, parang nagtatrabaho. Pwede nagtatrabaho or hinahandle niya. Okay? Anong hinahandle ng mga taong matalino daw? Knowledge. Gusto lagi nag-uusap yan, ganito yan, ganito yan. Yung mga ano, yung mga loko-loko, at hindi matalino, ano yung mga lagi nilang ginagawa? Kalokohan. Okay, anong sinasabi? Nag-uusap sila, nag-uusap pa, nasesaya nila. Yung kalokohan pala. So, alam niyo yung kalokohan, yung mga walang sense. Alam mo ba si Mang, ano, Tomas, kumain ng baboy? Okay, ano, wala akong alam eh, wala akong maisip eh. Alam mo ba yung ano, yung tawel ko, itatapon-tapon, uy! Kwentong barbero. Kwentong barbero, kaya, ano ba si Mang Juan? Ano sabi niyo yung Pedro? Okay? So, gano'n, walang saysay. Paano niyo malalaman yung taong may saysay? Ang lagi niyang pinag-uusapan, yung mga bagay na mayroong sense. Mayroong pangunawa, may kabuluhan. Tulad yung sinasabi nito, ang Diyos, ano gagawin niya? Gusto niyo pang pangpalain ng Diyos? Pinakasimple rin, magka-pera, yun ang pinakasimple. Again, gusto niyo pang pera? May pera ka ba? So, pagkain, lahat tayo gusto niya, di ba? Hindi yan basta-basta dumarating. Okay? Hindi yan basta-basta dumarating. Di ba, namamalimos, nakakasal niya na, kaya hindi ko talaga inangin mga namamalimos. Kasi minsan, yan, galit pa. Okay? So, imagine mo kung bibigyan mo yung galit pa pag ang attitude niya lang nga mali, okay, gumagawa na nga siya ng mali, tapos idadamay pa ibang tao, tapos pag hindi pa sila binigyan, which is tama, dahil hindi mo bigyan yun. Kasi hindi sila matutunong magtrabaho. Ang tao dapat nagtatrabaho. Sabi sa Bible, kasi siya hindi magtrabaho, huwag kumain. Pag hindi tinuturo sa inyo ng magulang yan, nagkakasala yung magulang nyo. Kahit itong mga to, hindi pwede yan. Pag medyo nagreklamo yan, ako maya. Makakatikim agad dyan, makakabulin na lang natin. Kasi hindi pwede, mga bata, hindi pwede hindi kayo marunong magtrabaho. Later, lahat tayo magtatrabaho, kayo. Hindi kayo natuto ngayon, hindi kayo matututo kahit kailan. Kaya yan, hindi ako nagbibigay dyan.
Paggalit, ako, pinapanalaan ko, Lord, kawawa naman ko. Sana makamaligtas. Pero yun nga, katulad kanina, ang dami namin yung sabi. Galang na namin, di ba? Kung nang kasama namin ladies, magalang-galang eh. Ako, ready po ba? Nakakaiyak na nakakaawa na nakaka-busy ako eh. Alam mo, hindi busy, pag ba, nagpapakayong nagpapakayong ng kalapati, busy. Sige, sige, oh, Lord. Diba? Pero yung isa nakinig. Siguro nakaisip din, dala ko Bible. Ano kayong mas magandang gawin ko? Pakain ng kalapati yung makinig ng salita ng Diyos, di ba? Mabuti kayo, dito kayo. Di ba? Anong ginagawa niyo sa bahay pag wala kayo? Again. Mag-aaral ng? Pwede. At least kahit na paano, nag-aaral. It's good, di ba? Pero mas maganda pa yung salita ng Diyos. Di ba? Kasi kung maniwala kayo, iba, habol ng pagpapala, kailangan magsipag ako. Kailangan, sumagaling ako sa iba. Yung nagtatapat sa Diyos, pasok yung blessing. Kasi sa Diyos nang gagaling yung blessing, tandaan niyo yung mga bata. Yung iba dyan kaya nagnanakaw, kala nila pag hindi sila nagnakaw, mamamatay sila sa gutom. Eh wala pa akong kilala na namatay sa gutom. Kasi pag nagluto ka, magkatabaho ka eh. Kaya huwag ka magnakaw, okay? Kaya sabi dito, but a fool lay it open his folly. Ito, galit na galit ako sa mga nakikita ko ganito. Yung mga bata o matanda. Yung si Raulo, alam niyo si Raulo? Alam niyo yung si Raulo, di ba? Alam niyo lang si Raulo. Pag nakabihis ka ng maayos, lumalakad ka ng maayos, umuupo ka ng maayos, okay, umuupo ng maayos. Di ba? Yung mga batang yan, okay lang kasi pwede yan, dinetraining yan, si Aiden. Kailangan umupo ka ng maayos, makinig ka ng maayos kasi hindi ka maibig maayos sa tao. Okay? Kaya sabi dito, yung loko-loko daw, yung fool, hindi lang siya loko-loko. Sabi dito, lay it open his fool. Yung sabi nyo, pinapakita niya pa. O, oh, nakikita ko ba ako kung kakakita ako na si Elas, o? Kung ano yung kalokohan, pinapakita pa. Ayun, yung mga bata, tinuturuan pa natin yan. Pero maniwala kayo, itong mga bakla, especially. Di ba? Ngayon, kaya nakakasal mag-Facebook, magkakita, halikan, lalaki sa lalaki. Si Raulo, no, maniwala kayo. Nakakadiri yun, huwag nyo nang tingnan. Okay, panalangin nyo sa Diyos, namamatay na sila. Alam nyo kayo? Ay sa makakita pa sila, nakakita ng bata yung ginagawa nila. Okay, galit ang Diyos ang mga ganyan. Hindi ko lang alam-alaman yung mga ibang Christian. Dini-display pa. Ako talaga pag nakakita ko nun, may sira araw ko eh. Ikaw, gusto mo maging bakla pag laki mo? Ikaw? Ezekiel. Maging Ezekiel na ka. Gusto mo ba yun? Ezekiel. Huwag ganun. Huwag yung tatawagin ganun. Kasi masama yun. Okay? Pag nasanay sila ng ganun, baka ang kinin nilang sa kanila. Hindi ha. Ezekiel ha. Lalaki sa Ezekiel. Alam mo kilala mo sa Ezekiel sa Bible? Matapang yun. Ang tapang nun sa Ezekiel. Sabi ng Diyos, i-preach mo to, pangangal mo to, sige, Lord, sige. Tapang yun, lalaking-lalaki yun. Si Joshua, gusto mo maging Josh Wayne? Pag hindi ka sumunod sa Diyos, ang daming influence sa labas, ang dami ng baklaki, gusto nila magkaroon ng ano, pangatlong CR, lalaki, babae, bakla. Hindi pwede yun. Ikaw, Peter, gusto mo maging, ano? Peter. Petra? Stephen, gusto mo maging Steve? Stephanie? Hindi ako Stephanie. Si Miguel, gusto mo maging Micaela? Daddy, Jose, ano yung Jose? Josie? Brother James, ano? Jamie. Si Jamie, maging James. Si Pia, maging Pio. Si Jana, Jano. Joanne, ano? Juan. Mary Ann, maging ano? Mario. Si Aiden. Eden. Si Jared.
Baliktad. Yung malaki, malaking kalokohan niya. Kaya sinasabi dito, yung ginagawa nila, mapalada pa sila. Noong ng panahon, babalinig sila nun. Yun ang totoo. Pero ngayon kasi mahina na yung pagkapit ng mga tao sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan for how many decades. Kaya ngayon, hindi na natin alam, ang laking kalokohan na pala, natutuwa pa tayo. Okay? So, layit. Yung mga bata, okay, pero kaya, kasi isa yung magulang din. Pag nakikita nyo matindi yung kalokohan ng anak nyo, yung papayag. Ay, si Stephen, nagbabae. Kunwari, may palda. Sinod yung nanay, palda na nanay niya. Inulupuin doon sa palo. Okay? So, pag ganon, may nakakadili pa din. Oo, nakakadili. Si Peter, nag-make up. Ako. Ah, hindi ganun ha. Physical ha. Lalaki tayo ha. Lalaki ka ba? Ayo boy. Lalaki. Mga babae dito. Si Jana. Nakamang balak maging lalaki ha. Okay. So one last special. Okay, may mga foolish na tayong konti. Di ba yung mga bata? Alam nyo na. Ito mga ito. Dati binigyan ko ito ng cellphone. Hindi ko sasabihin. Hindi, basta, hindi, sabihin ko na lang ha, huwag yung gagawin. Naano ko kasi ginawa nung isa, napakita yung point niya, ito naman, kinakamit na. Kamusta? Loko-loko ko yung mga tao. Mga bata, loko-loko, kaya napalo ko eh, nakakao ko talaga ng gusto eh. So, tapos na. Ano eh, bata pa rin. Kaya pag pinalo kayo ng matindi, ano yung sabihin nun? Dapat alam nyo, masama pa yung ginawa ko. Malaking kasalanan ko, ha? Pinapalo ba kayo, Miguel? Pinapalo? Hindi? Pinapalo siya. Ikaw, pinapalo ka? Hindi? Okay, pag pinapalo kayo, mahal kayo. Pag hindi, mahina yung ano niya, magulang niyo. Okay, yun, pag yun. Kaya nga maganda, kapatid kayo ng church, dapat alam niyo to. Kasi may mga bata na medyo hindi okay yung magulang, ano gagawin mo? Wala na. Magtiwala ka na lang sa Diyos. Okay? Saka ako nun, si daddy, medyo siyempre, hindi naman kasyari ni daddy dati. Nalaman ko sa buhay ko, kailangan mas magtiwala ako sa Diyos. Handa na natin pare-pareho eh. So gano'n, kayo din, yung iba, mayroon mga kilalang gano'n eh, mga hindi maayos yung magulang nila, ginawa nila, nagtiwala sila sa Diyos. Napabuti sila, okay? Kaya yeah, special ito mga anak ha, kaya kayo mga magulang, pag ganyan, loko-loko yung anak nyo, alo agad. Lalo, pag late open school, pinapakita pa yung kalokohan, okay? May paglalagay niya, okay? Pero sabi ko, pag matalino ka, ang lagi mong kaulayaw is knowledge, basa, pag nagpag-usap ka, hindi ka na pag-usap na kalokohan. Hindi pa sa'yo yung kalokohan eh. Kasi lalo ka maloloko. Kasi pag naging masaya ka sa kalokohan, lagi nga hanapin mo yan. O di, hindi ka na, kaya ito, pansin niya, pag mga Kristiyano, isa may mga joke-joke yung mga pastor eh. Kaso pag na yun ang uso sa kanila, pag nag-fellowship, puro kalokohan, hindi na mag-usap ng doktrin na yan, maniwala ka. Kahit may nagsabi na sa kanila, mali ito eh. Ang pakilaw ko dyan. Maraming pastor, ganun. Marami. Ginawa nila sa Bible, parang ano, mas importante yung magkakaibigan nila kaysa sa Bible. Okay, mali yun. So tayo, kung may sinabi sa Bible, yun. Yun ang tama, okay? Last! Kagal pa pala, meron pa tayong ilang minutes. May basa, ready, go! Awaken the Savior, faileth unto mischief. Fallen. But faileth the Master of his head. Steven, ganyan pa. Thank you. Awaken. Water. Awaken messenger, faileth unto mischief. Ano yung, ano yung wicked? Masama. Ano yung messenger? Tagapagdala na? Yung mensahe. Either mensahe or sa paro natin ngayon, pati yung mga ibang bagay. Okay? Fall into mischief. Ano yung sabihin nun?
Pag sinabing fall, parang mapupunta ka doon, pero hindi basta ka napunta, parang ka nalaglag. Ganun yan. Masakit ang malaglag, di ba? Sino nalaglag na dito? Lahat tayo, nalaglag ako. Alala ko dati, nalaglag ako. Nalaglag sa kulay. Nalaglag sa ano? Sa landlord. Kailan lang? Sa batasan. Kailan lang? Muulan nun. Kailan lang? Batasan? Agad na rin, 2009 batasan. Ah, tagal mo. Si Tiyan, sa batasan. Oo, sa second floor. Sino? Tapos diretso sa inidor. Buti na lang may iwan. Kasi Peter. Peter. Second life ko na pala yan. Diretso na bow. Pero hindi ko na, ilan taong ka? Ah, matibay din ba yun? Nandun pa yung ano, yung... Yung... Ginagawa, delikado yan, mga bata. Mapako. Okay, sino pa naulog? Ito, Aiden. Ako din, naulog ako. So pa lang naman, ganyan, no? Dati sa, ano, yung bata pa ako. Sige, mga 16 ako. Ito, si tatay. Ito ko naulog ako saan? Ito, ha? Ito, ha? Ito, ha? Ito, si Aiden dyan, no? Ito, sino nasa taas? Ito, pa? Pambira. Dug, dalawang buko. I'm not going to be able to do it. Napahamakan. Especially sa parang ikaw, kahit ikaw ay nanloloko, ganun. So, kasi nga, nanloloko ay taga-hatid ka sana ng balita. Okay? Ikaw din yung lolo ko, eh, parang ganun. Okay? But a faithful ambassador is help. Kung sabi yung faithful, matapat. So, pinagbabangga dito yung wicked messenger. Kasi pag wicked mag-messenger ka, dapat tapat ka. Kasi kung ano yung sinabi sa'yo, yun lang. Inaasahan nila, lalo ng time nila, sabihin mo kayo, no, ganyan, ha? Ganyan na ganyan, ha? Lalo ito, pag mga pastor, preacher ka, ito yung sinabi yung salita, dapat ganun mismo. Hindi yung may mukhang kikita ako dito, ha? Sabi dito, kahit hindi ganun na sinabi ng Diyos, may pagkaganun lang, tinwist mo na. Daming ganun. Okay? So, ano sabihin ng help? Ibig sabihin, parang ano lang, alam mo yung may help, di ba? Pag malusog ka, maayos lahat. Pag walang problema. Okay? So sa business, ganun. Ang hirap nung... Ano yung sabihin po ng ambassador? Mayroon yung sabihin ng ambassador. Yung sinabi yung ambassador, sabi sa atin ng Panginoon, ni Paul, we are ambassador for Christ. Ano yung sabihin ambassador? Pag sinabi yung ambassador, ikaw yung taga... mamagitan, or especially, ikaw yung taga-representative. Okay, sa atin nga, gano'n, may representative ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Lahat ng bansa na meron tayong relationship, merong ambassador. Napakaganda ng tabaho niya, pero delikado din. Pag hostile yung nation. Okay? So, dapat gano'n tayo, no? Parang tama yun, no? May pinagka... Anong pagkakapalayo ng messenger sa ambassador? Pareho silang nagdadala ng mensahe, di ba? Imagine nyo kung ito yung sinabi sa'yo ng bansa mo, iba yung sinabi mo. Kasi ayaw mo, anong dahilan? Iba, gano'n kasi ang sarap ng ano, ng basa, ang daming ano yan, daming nilang rights, daming privilege, lahat ng ano, maganda sa sakin yan, hindi sila pwede ma-traffic, okay? Basta madami. Yan ang dapat tayo. Pag sinabi sa inyo, Nay, sabi ni tatay, ganito daw. Ano kayo na example? Nalo, ito mga bata.
Tanong mo sa tatay mo, pwede ka maglaro? Tay, pwede ka maglaro? Hindi. Sabi yung tatay mo, Nay, pwede raw. Diba? So, huwag na huwag yung gagawin nyo, lalo na pag ano yung ako, may ari ko. Okay, so, okay na yan, okay na malat na. So, may question ba kayo? So, next week, so, ano lang pala, 8 people, no? 8 people lang pala. 10 ba sa inyo? Nakalagay mo sa ano? 8. Lagpas kami din. Amen. 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 Amen.